Magandang araw mga kaibigan. Tunghayan natin ang isang kwento ng pag-ibig ni na Sylvie at Roberto. Ang kwento na siyang bubuo sa bawat araw natin. Ating tunghayan ang ika-anim na kabanata ng ating kwentong pinamagatang na Bighaning Puso. Pero bago tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at tinarin ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Hindi na niya kayang itatwa sa sarili ang patindi ng patinding atraksyon na nararamdaman niya para kay Roberto. Sa loob ng mahigit isang buwan, napabalik-balik sa mansyon nito para turuan ng music ang mga anak nito. Nakita niya ang pagiging mabuting aba nito sa kambal. Nakilala na rin niya sa pamamagitan ni Mang Talia, Alma, Leo, Mang Kaloy, lalo na ni Donna at Dina ang pagkataon ni Roberto. Ang hindi lang niya matiyak ay kung gaya niya ay may nararamdaman din ito para sa kanya. Nakikita niyang sinusulyapan siya nito mula sa malayo, pero ang higit sa inaasahan niya ay hindi pa nangyayari. Pagkatapos ng insidenteng nadaanan siya na naglalakad sa dilim nang masiraan siya ng sasakyan at ihatid siya nito sa bahay at hilingin nito na huwag pa niya itong tawaging Mr. Monteverde. Sa halip ay Roberto na lamang. Hindi na uli sila nagkaroon ng pagkakataong makapag-usap ng sarilinan. Si Leo ang naghahatid sa kanya palagi pabalik sa apartment. Sa pagkakaalam niya, busy si Roberto sa pagpapatayo ng bagong commercial building sa kanilang bayan. Nabanggit ni Manang Talia sa kanya na minsan daw ay doon na ito natutulog sa construction site. Gayunman, kailangan niyang maging masigla sa pagtuturo sa dalawang bata kahit wala si Roberto. Katulad ngayon, dahil marunong na ang dalawa sa piano, gitara naman ang ituturo niya sa mga ito. Binilhan ni Roberto ang mga ito ng tig-isang maliit na gitara. Pagkatapos ng kanilang session, sinasabayan na rin niyang kumain ng hapunan ang dalawang bata. "Mabuti na lang, narito kami, Sylvia," sabi ni Donna. "Palaging busy si Daddy." "Oo nga," sabi ni Dina. Hinaplos niya ang buhok ng dalawang bata. "Huwag na kayong malungkot. Busy sa work ang daddy ninyo, pero para sa inyo rin naman ang ginagawa niya." "Malapit na kasi ang Christmas," nakalabing sabi ni Donna. Ngumiti siya. "May wish po kami kay Santa para sa Pasko." "Gift? Iyon lang pala. I'm sure ibibigay ni Santa yon. Don't worry." Nagkatinginan uli ang kambal. Si Donna naman ang nagsalita. "Miss Sylvia, para ibigay ni Santa yon, Daddy should do some..." Napakunot ang noon niya. Gusto niyang mapangiti. Bata pa nga ang mga ito. Naniniwala pa kay Santa Claus. "Okay, tell me kung anong gusto ninyong gift kay Santa at tutulungan ko kayong hingin iyon." Nagkatingin na naman ang kambal. Sabay na umiling ang mga ito. "Hindi po pwede," sabi ni Donna. "Secret namin yon." "Di isalin niyo ako sa secret," sabi niya. Naisip niya na kapag nalaman niya ang gusto ng kambal, ay maaari niyang masabi kay Roberto para mapasaya ang mga ito sa Pasko. "Hindi po talaga pwede, Miss Sylvia," giit ni Donna. "Bakit naman?" Si Dina naman ang sumagot. "Kasi wini-wish namin na magkaroon ng mahal." Tinakpan ni Donna ang bibig ng kakambal. "Ang daldal mo," napangiti si Sylvia. Naging curious siya bigla. "It's okay, Donna," hinarap niya si Dina. "Gusto ninyong magkaroon ng mami?" Tumango ang dalawa. "Pero alam namin na may dumating na. Kaya lang si Daddy hindi pa nanliligaw," sabi ng mas madaldal na si Dina. Siniko ito ni Donna. Bahagya siyang kinabahan. Noon pa niya nararamdaman, parang sineset up siya ng kambal sa ama ng mga ito. Hindi kaya iyon ang dahilan kung bakit pakiramdam niya ay iniiwasan siya ni Roberto. Sa naisip niyang iyon ay bahagya siyang nakadama ng lungkot. "Talaga? Baka naman ayaw ng daddy mo yung girl." "Gusto ka namin," biglang sabi ni Dina. Nakpan uli ni Don ang bibig ng kakambal. "Ang daldal mo talaga. Mabuking na tayo."
Gustong mapagalpak ng tawa ni Sylvia sa kambal. Tama ang hinala niya na iseset up siya ng mga ito. Kaya pala panay ang build up ng mga ito kay Roberto. Siguro sa siya sa sarili na malalim na ang paghangang nararamdaman niya para kay Roberto. Pero hindi naman ang kambal ang may hawak ng puso at desisyon ni Roberto kung sakali. Kahit ipagpilitan siya ng kambal kay Roberto, kung ayaw naman ang huli ay wala siyang magagawa. Tinanggal ni Dean ang kamay ni Donna sa bibig nito. Hayaan mo na, Donna, ang kulit kasi ni Daddy. Umarap si Dina sa kanya. Kasi ikaw ang gusto naming maging mami, ni Sylvia, kung pwede. Hindi ganun kadali ang iniisip ninyo. May sariling isip ang daddy ninyo. Hindi niya siya pwedeng diktahan. Nalungkot si Dina. May love ka na ba, Miss Sylvia? Ngumiti siya. Wala pa maliban sa family ko at sa inyo. Namilog ang mga mata ng kambal. Love mo kami? Sabay na tanong ng mga ito. They were such lovely and adorable kids. Sino ba naman ang hindi magmamahal sa mga ito? Aminado si Sylvia na masyado na rin siyang attached sa dalawang bata. Of course, pero wala pa akong love na gusto ninyong tukuyin. Like boyfriend. Wala pa. Wala naman pala, sabi ni Dina. Si Daddy na lang po. Hindi na niya napigilan ang matawa ng malakas. Dina, gaya ng sinabi ko, hindi pwedeng sabihin sa isang tao kung sinong pwedeng maging love. Nararamdaman yon ng kusa. Nakita niyang nangilid ang luha ng kambal. Si Dina uli ang nagsalita. Hindi ko po maintindihan. Hinaplos niya ang pisngi nito. Paglaki ninyo, maiintindihan nyo rin ang ibig kong sabihin. Kumagat labi si Donna. Nagsulat kasi kami kay Santa Claus ng mga qualities ng babae na dapat maging mami namin. Lahat ng sinulat namin, nakita namin sa inyo, Miss Sylvia. Inilipat niya ang isang kamay sa pisngi ni Donna. Hindi siya si Dina naman ang nangulit. Miss Sylvia, ligawan mo ng daddy ko para maging mami ka na namin. Sige na, para matupad na ang wish namin. Hindi na niya magawang tumawa sa pagkakataong iyon. Seryoso ang dalawang bata. Gabi na, ang mabuti pa matulog na kayo. Nakita niya ang pagpipigil ng mga ito ng pag-iyak. Muling nagsalita si Dina. Gusto lang naman namin ng mami. Darating din siya in time. Sige na, matulog na kayo. Naglambing si Donna. Pwede po bang kayo ang maghatid sa amin sa room namin? Nagbiro siya. Baka magselo si Manang Talya sa akin. Big girls na raw po kami, sabi ni Manang Talya. Hindi na niya kami inihahatid sa room, sabi ni Donna. Hinawakan niya sa magkabilang kamay ang dalawang bata. Okay, kung gusto ninyo, babasahan ko pa kayo ng kwento. Biglang napalitan ng saya ang kanina ay malungkot na mukha ng dalawang bata. Gayon na nga lamang ang ginawa niya. Na-request ang mga ito na fairy tales sa halip na medyo adult story ang basahin niya. Naisip niyang medyo hindi na bagay sa mga ito ang fairy tale dahil 7 taon na ang mga ito. We love fairy tale stories, ani ni Donna na sumagot sa tanong sa isip niya. Okay, kinuha niya ang makapal na fairy tale collection book sa bookshelf. Pumuesto siya sa silya na inilagay niya sa gitna ng kama at nagsimulang basahin ang Cinderella. It's getting late na, go to sleep na, both of you, sabi ni Sylvia pagkatapos niyang basahin ang kwento. But say a prayer first. Sumunod naman ang dalawa. Halos sabay na naupo ang mga ito. Si Dina ang nag-lead ng prayer. Papa Jesus, thank you po na ibinigay ninyo si Miss Sylvia sa amin. Sana maging totoo na ang wish namin na maging mami namin siya. Amen. Amen, sagot ni Donna. Sumikdo ang dibdib ni Sylvia. Umusal din siya ng amen sa sarili. Hinagkan niya ang dalawang bata. Good night. Nang makita niya na nakapikit na ang dalawang bata, ay ini-off na niya ang daylight. Hinayaan niyang nakabukas ang lampshade sa gitna ng kama. Saka siya lumabas ng pinto. Muntik na siyang mawala ng balanse nang pagbukas niya ng pinto, ay muntik na niyang mapakabangga si Roberto. Tulog na sila? Mahinang tanong nito. Oo, hindi niya alam kung paano lumabas ang mahinang boses na iyon sa bibig niya. Mas malakas pa yata ang kabog ng kanyang dibdib
kaysa roon. Ang alam niya ay sa site ito matutulog ngayon ayon kay Mang Talia. Nasa ginang tagiliran nito ang tagiliran niya. Lumapit ito sa kama ng kambal at parehong hinaggan sa noo ang mga ito. Anong puso mayroon ang asawa nito at nagawang iwan si Roberto at ang kambal? He was such a beautiful man and the twins were adorable kids. Nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. Bigla niyang naipilig ang ulo nang makita niyang pabalik na sa pinto si Roberto. He stopped beside her. Nag-dinner ka na? Tapos na. Kasabay ko ang mga bata. Umakbang siya. Para siyang napapaso sa presensya nito. Para siyang sinisilihan. Umakbang din ito. Umagapay sa maliliit na hakbang niya. You wanna go home now? Sana. Pwede bang mag-dinner muna ako bago kita ihatid? Nagulat siya pero ang puso niya ay lumundag sa tuwa. After all those days, ihatid uli siya ni Roberto. Kung alam lang nito na palagi niyang lihim na inaasam na naroon ito sa mansyon kapag tinuturuan niya ang kambal. Wala ba si Leo? Nagawa niyang itanong para maitago ang nararamdaman. Bahagyang kumunot ang noo nito. Si Leo ang gusto mong maghatid sa'yo? Tanong nito. Hindi sa ganon, kaya lang. Wala siyang maisip na idugtong sa sasabihin. Inutusan ko si Leo. May pinadala akong plano sa arkitekto sa construction site. Medyo malayo ang kabilang bayan. Tinatamad na akong bumalik. Pagod na ako. Ganun ba? You have no choice kundi sa akin magpahatid. He was serious as he spoke. Gusto niyang matawa pero pinigil niya ang sarili. Kung alam lang nito na sa tuwing ihahatid siya ni Leo, ay imagine niyang ito ang nagmamaneho ng sasakyan. Nakabibes na rin niya si Leo. Nag-confide na nga ito sa kanya na gusto nito si Alma, kaya lang ay 16 pa lang ang babae at 24 na ito, kaya hindi pa nito iyon pwedeng ligawan. So kakain lang ako at ihahatid na kita. Pakli ni Roberto nang hindi nagsalita. And if you don't mind, baka pwedeng mag-usap na rin tayo sa dining room habang kumakain. You can have dessert or coffee. Pumitlag na naman ang puso niya sa sinabi nito. Usap? Anong pag-uusapan natin? Naisip niya ang pinag-usapan nila ng kambal kani-kanina lang. About my kids, kung ano nang development sa kanila. Hindi ako masyadong hands-on sa kanila these days pero pagkatapos ng construction, babawi ako sa kanila. At dito po natatapos ang ika-anim na kabanata ng ating kwento.